Ikadalawampu ng Agosto, Martes, ang paggunita kay San Bernardo, abad at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Talagang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Oo, maniwala kayo. Mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit." Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sumagot, "Imposible ito para sa tao, pero sa Diyos, lahat ay posible." Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano naman ang para sa amin?" Sumagot si Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyong mga sumunod sa akin, sa araw ng pagbabago, pag-upo ng anak ng tao sa kanyang trono ng buong luwalhati, uupo rin kayo sa 12 trono para maghari sa 12 tribo ng Israel. At ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid alang-alang sa ngalan ko, tatanggap siya ng 100 at makakamit ang walang hanggang buhay. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, imposible ito para sa tao, pero sa Diyos, lahat ay posible. Nabibili ba ang langit ng ating mga mabubuting gawain? Hindi po. Kung iiwanan natin ang mga yaman at mga kinahuhumalingan natin dito sa lupa, hindi pa rin iyon sapat para masabing may karapatan tayong pumasok sa langit. Makapapasok lamang tayo sa langit dahil ito ang nais ng Panginoon. Lahat ay biyaya. Kung ganoon, wala bang saysayang mga mabubuti nating gawain? Wala nga bang kahulugan ang pag-iwan natin sa mga kayamanan sa mundong ito? Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ng Panginoon na hindi natin mababayaran ang ating pagpasok sa langit. Hindi tayo makabibili ng tiket papasok sa langit. Subalit, makapagdudulot sa atin ng kasiyahan ng puso dito sa lupa ang mabubuti nating mga gawain. Kasabay nito, ipinakikita ng paggawa natin ng mabuti ang ating lubos na pagyakap sa mga pinahahalagahan ng Panginoon. Tanda ang mabubuti nating gawain ng ating pagiging totoo at tapat na alagad ng Panginoon. Pagsasagawa, sa ating paglalakbay, marami tayong haharaping balakid na susubok sa ating pananampalataya. Sa ganitong pagkakataon, idalangin natin, "Dinggin, Panginoon, ang aking panalangin. Makinig sa tinig ng aking daing."